May pangarap dati si Sofia. Binitawan niya lang lahat ng ito dahil sa sitwasyon ninyo. Kaya kahit nasabihin mong pagpapanggap lang lahat ng ito para sa anak mo, totoong pagkakataon ito para maabot niya uli ang kanyang mga maambisyon. Congratulations po, Magkading. Simula ngayong araw na ito, promoted na po kayo bilang messenger. Tama si Ana. Hindi ko dapat pigilan ang mga pangarap mo. Ituloy mo ang ambisyon mo. At pangako ko, susuportahan kita. Ma'am, ito na po yung pinapahanap niyo from HR. Sahizahin mo na dyan kung sino yung office butler na sinesante mo nung araw na matay ka. This is it! Ito siya! Gino Bernardo? Asan na kaya ang babae ito? Kasi lang ang paraan para malaman. Andyan yung address, di ba? O, pupuntahan natin. Sofia! Naku, ito na naman yung Bart. Mabubwisit na naman yan. Wala na tayong panahon para sa kanya. Kailangan na natin makita si Gina. Iwasan mo, ah. Hey, Sofia? 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 I know I might not have been supportive of you nung last time sa board. Nung gusto mo pag-usapan tungkol doon sa janitor. Pero baka naman pwede na natin kalimutan yan. And I assure you, sincere ako nung sinabi ko sa'yo na gusto ko magtulungan tayo sa trabaho. Ano ba, padadaanin mo ba kami o hindi? I will. Pero sabihin mo muna na okay na tayo. O, sige na. Okay na ang ate ko. O, ngayon, pwede mo na ba kami padaanin? Hindi pa rin eh. At bakit naman hindi? Gusto kasi ni Kuya na pagtulungan natin itong marketing campaign ng Makellen Group. Deadline niya kahapon pa, kaya dapat by the end of this day matapos na natin ito. Just sorry, Sofia. Kailangan natin itong gawin eh. Utos kasi ng boss eh. Kevin, anong ginagawa mo dyan? Nihintay ko lang po sina ate at si best friend, Tay. Sana po dumating na sila para makapaglaro na kami. Hindi pa nung isang araw namasyal kayo at naglaro? Opo, Tay. Pero po, bitin yun eh. Sabi nila, kung wala doon silang pasok, maglalaro daw kami sa labas. Ay, yun naman pala eh. Bukas. Sabado, wala silang pasok. Talaga, Tay! Yay! Mukhang maglaro na kami! Madam, andyan ka ba? Oo, andito ako sa office mo. Gawin na natin ito na mabilis. Pagbigyan natin si Bart at si Bob to get them off our backs. Kung mawawala ulit, ah. Sofia, sino kausap mo dyan? Kausap? Yeah. Ikaw ang kausap ko. Para kasing may binubulungan ka dyan eh. Ano may binubulungan? Ano ba, tatapusin ba natin yan o hindi? Yeah, of course. This is the first concept by the Makellen Group. Very family-oriented na concept. Like you see, fun, games, and activities sa mga malls para sa buong pamilya. What do you think? Pwede. Since families naman na nagpupunta sa mall ang target ng event, that's what I thought. And speaking of family, yung pamilya mo ba nandito o nasa state sila? Hmm? Sinisimulan ka na niya, Sofia. Sinabi ko naman sa'yo eh, matinig sa babae yan si Bud. Don't fall for his tricks. Iwasan mo ang matanong. Bakit mo tinatanong? May kinalaman ba yan sa pinag-uusapan natin? Wala naman. Like I said, gusto ko lang talagang makilala ka ng mabuti. Let me guess. Ikaw yung panganay. Breadwinner ka. Ang buong pamilya mo umaasa sa'yo. Tama? Paano mo alam? Because you're a very tough woman, Sofia. Baka kahit anong pagsubok, kakayanin mo. I guess, para sa pamilya mo, kailangan mo laging maging malakas, matatag, parang bato. At minsan gusto mo na magpahinga, gusto mo na nakaramay. You know what, I really admire those type of women.
Tingin ko napakaswerte ng pamilya nila sa kanila. Salamat. Inuuto ka lang yan! Tandaan mo ang lesson number one. DMWML. Pero sorry, Mark. Hindi ako yung babaeng inaakala mo. At nandito ako ngayon para tapusin ang trabahong to. Hindi para pag-usapan ang family history ko. Good. As always, maaasahan ka talaga. Salamat po, ma'am. Now tell me, saan nakatira ang sister-in-law ko? The second one is a back-to-school promotional concept. Magbibigay sila ng mga school supplies as giveaways para sa mga fun and games. Based on your personal educational background, sa tingin mo, papatok to? Alam mo, Sophia, hindi na tayo pwede magtagal pa eh. Kailangan na natin mahanap si Gina. Kunin mo na lang ang trabaho. Sabihin mo ikaw na lang ang gagawa niyan. Mas mabilis pa! Bart, you know, we're wasting our time here. Ako na lang ang gagawa nito, mas mabilis pa. Teka, huli na to. Ano sa tingin mo dito sa back to school concept? That's right. Sa abroad ka nag-aaral, di ba? Columbia State, if I'm not mistaken. Tama? Ha? Huh? In your resume, Columbia State. Oo, sa Columbia. So, New York Knicks fan ka? New York ano? Bakit ako tinatanong mo? Malay ko ba sa basketball? Umuo ka na lang? Sophia, kung Columbia State ka, Knicks fan ka. Oo, New York. Hi, honey. Kumusta? I have a surprise for you. Surprise? Well, I just forwarded you a message. Just now. Kanino adreso? Sa kapatid mo. Kay Yanni. Paano nakuha to? Like I told you, kung meron ka mang kaisa-isang kakampi sa mundo, ako yun. Thank you. Big mistake, Sophia. Big mistake. Yun, madam. Wala pa akong isang oras na nandun. May katakot-takot na kasinungalingan na naman yung pinagsasabi ko. Don't get bothered by it, Sophia. Kailangan mo gawin nun para hindi tayo mabuko ni Bart. Kuha mo. Ayun na nga eh. Habang ginagawa ko yung trabaho ko, parami naman ang parami yung kasalanan ko. Para naman hindi mo ginawa yung dati. Eh di ba nga, scam artist ka? Eh di ba nga po, itinigil ko na. Tsaka, madam, nakikita mo naman na pinipilit kong magbago. Kaya kahit pa paano, kahit yung mga... iniiwasan kong gumawa ng masama, kahit yung mga maliit na pagsisinungaling na yan, ayoko. Lesson number five, Sophia. Everybody lies. Lahat tayo nagsisinungaling. Iba-iba nga lang ang dahilan. Yung iba para manloko. Yung iba naman, para manakit ng kapwa. Yun ang masama. Yung iba naman, kagaya ng ginawa mo kanina, para protektahan ang sarili mo. Or minsan, para protektahan yung mga importanteng tao sa buhay mo. Kaya ng ginagawa niyo ni tatay mo. Madam, huwag mong dinadamay ang tatay ko sa usapan na to. Sophia, I'm just trying to make you realize na kahit na isang taong kasing bait ng tatay mo, nagsisinungaling din. Hindi sinungaling ang tatay ko.
Hindi ba pagsisinungaling ang pagtatago nyo kay Kevin ng totoo niyong problema? Iba yun, madam. Ginagawa namin yun para... Para? Para protektahan si Kevin, right? Exactly my point. Kuha mo. Alam mo, madam, matalino ka talaga. Pero sana, yung katalinuhan mo, nung nabubuhay ka pa, inagamit mo sa kabutihan. Ay, hindi sana ikaw nahihirapang umakyat ng langit ngayon. Hello? Hi, Bart. Jessica. So, what time are you gonna pick me up for dinner tonight? Yeah, I was about to call you, but I'm sorry I can't make it to dinner tonight. What? Bakit? Just working on something very important. Mukhang mag-overtime ako dito eh. That's fine. What about if I drop by the office and bring you takeout food? How's that? That sounds great. Pero mukhang kailangan ko talaga mag-skip ng dinner para lang matapos to. So, I'm really sorry. I will make it up to you this weekend though. How does that sound? Okay. I understand. No worries. I'll just talk to you later. Bye. Opisan, anong nangyari sa inyo? Eh, kanina pa kami nandito eh. Oh, sorry. Naharang ako nung Bart na yun eh. Bakit, Pinsan? Inaway ka ba nun? Liga, Jotara. Puntaan natin yun! Relax, Bruce. Hindi inaway ni Bart sa Sophia. Nagpa-charming na siya sa pinsan mo. Nagpa-cute? Bakit? Pinsan, sabi mo sa akin totoo. Pinuporma ka ba nung Bart na yun, ha? Hindi, no. Kapal na mukha nung lalaking yun. Tsaka, di ubra sa akin yung style niyang bulok mo. Hoy, Sophia. Huwag kang confident. Mag-ingat ka. Like I said, matinig sa babae yung Bart na yan. Ano ba? Pag-uusapan na lang ba natin dito yung Bart o aasgasuhin mo natin itong mission mo? Uy. O, alam mo kung saan to? Tara. Yani, as in nalito siya. Hindi niya lang ang pagkakaiba ng Columbia University at Columbia State University. Magkaiba yun. And so, baka marami lang siyang iniisip, kuya. That doesn't prove anything. She would have known straight away kung doon talaga siya nag-aral. May tinatago yan. I can feel it. Ayun na nga ba yung sinasabi ko eh. Hindi na lang siya laman ng isip mo. This time, may kasama ng feel. Feelings. Oh my God! Stop it! Ano ba? Ano? Tao po! Putao! Tao po! Hello! Sino ang hanap nila? Ay! May tanong ako, dito ba nakatira si Gina? Ah, oo, sila nung asawa niyang si Paul. Pero umalis na sila. Ah, saan ho lumipat? Subukan niyo magtanong doon sa Malier sa kanto. Doon kasi nagtatrabaho si Paul. Biglaan kasi ang alis ang mag-asawa niyan. Hindi namin alam kung bakit. Sige, maraming salamat. Salamat po. Tara, punta natin yung Talier. Just go home, and I do not want to hear anything else about that Sophia, okay? Not okay. Ano na naman? Hindi ako aalis hanggat hindi ka nangangako na hindi ka na mang-asar. Fine. You win. Hindi na ako mang-asar. Happy? Okay. Got you. Ano ba? Kulit! Kulit talaga ni Kuya. Grabe. Kuya, di ba sabi ko umuwi ka na? Ang kulit mo, Kuya? Yun lang ba sasabihin mo? Tagalan natin hindi nagkausap ah.
Ilan ba masasabi mo? Paano mo ako nahanap, Kuya? Hindi na importante yun, Yani. Ang mahalaga, nakita na kita. I guess you would want an explanation, right? No. Not really. Welcome back, Yani. It's great to finally see you again. Actually, na-miss kita. Thanks, Kuya. Boss, nandito ba si Paul? Si Paul? Yung tisoy? Wala na dito. Nag-resign na nung isang linggo pa. Ha? Bakit? Ano nangyari? Ewan, mukhang problemado eh. Nasa na siya ngayon. Bakit? Sino ba kayo? Pati siya hinahanap? Hindi, kasi hinahanap talaga namin yung asawa niya, si Gina. Pagtanong niya lang doon sa apito, nung kasi nakatira yun eh. Doon nga kami galing eh. Wala na daw doon eh. Talaga? Ano ba nangyari sa mag-asawang yun? Saan napunta? Ba't biglang nawala? Kamusta ka na? You okay? May pera ka pa ba? Makakailangan mo ng pera. Ay, Kuya, wag na. Okay lang ako. No, it's alright. Sige na. Tanggapin mo na yan. Wag na matigas ang ulo. Go, go, go. Accept it. Thanks, Kuya. Kapag kulang pa yan, just let me know. Hindi na rin ako magtatagal. Gusto ko lang i-check kung okay ang kapatid ko. Bye, Kuya. Bye-bye. Sir, to work for the company? Well, darating din tayo doon, don't worry. I promise you, by Monday, magre-report na yan sa opisina. Magtatrabaho na yan para sa kumpanya. Doc Yani, I'm sorry, it's all my fault. Malamang pinasundan ako ni Kuya. I should have been more cautious. Okay lang yan, Kuya. It was just a matter of time anyway, right? Ano sabi niya? Pinagalitan ka ba? Inalok ka bang magtrabaho sa foundation? That's the weird part. Hindi siya nagalit. Wala siyang sermon, walang job offer. Nothing but a hug. Masaya lang daw siya na makita ako. And binigyan pa niya ako ng pera. So hindi kanya pinagalitan? Kakasabi ko lang yun, di ba, Kuya? Aren't you listening to me? No, I am listening. Easy ka lang. Hindi akong kalaban dito, okay? Hello, Kuya? Yeah. Okay. Thanks. Anong sabi niya? May sinabi ba siya tungkol sa akin? Sundin daw kita bukas. Bakit? He's having a barbecue party at his place. Welcome back party daw para sa'yo. Dai. Ayun lang kayo. Kanina pa kayo nintay ni Kevin. Ay, bakit daw? Eh, wala kayong pasok bukas. Makakapaglaro siya sa best friend niya. Tay, mukhang malabo ho yun eh. Kasi bukas, buong araw naming aasikasuhin ni Ana yung mga nagawa niya ng kasalanan. Hanapin namin. Tagabantay!
Tagabantay? Tagabantay, asan ka? Tagabantay, pati pa naman ikaw. Kailangan ko pang hanapin. Tagabantay! Tagabantay? Oh, andyan ka lang naman pala eh. Buti naman at nagpakita ka na sa akin ngayon. Because I want to make an appeal for an extension. Baka naman pwede mong dadagan ng zero yung 100 days ko. Gawin na lang natin ng 1,000 days. What do you think? Oh, you don't have to get mad. Nagtatanong lang naman ako eh. Tagabantay! Hoy, saan ka pupunta? Tagabantay! Tagabantay! Nandito ako. Sino ang kausap mo? Tagabantay? You mean na hindi ikaw yung pusa? So, ang ibig mo sabihin na kailangan ko pang hulaan kung anong klaseng hayop ka every time kapag nakikipagkita ka sa akin? Stress ka! Narinig ko ang mga sinabi mo, Ana. Subalit ang kasunduan, katulad ng iyong nakaraan, eh hindi na maaaring palitan. Kaya ipinapaalala ko sa iyo na meron ka na lamang 80 araw para matapos ang misyon mo. Tagabantay? Gusto mo ba talaga akong bigyan pa ng ikalawang pagkakataon o gusto mo lang akong pahirapan? Ikaw ang humingi nito, Ana. Hindi ako. Mahirap mabigyan ng ikalawang pagkakataon. Pero mas mahirap kung ano ang gagawin mo kapag nakuha na yan. Lalabang ka ba? O susuko na lamang? Inuulit ko, 80 araw na lamang ang nalalami sa'yo. Kala ko ba akong duwag dito? So funny. Sis, don't worry. Tulad ng lagi mong sinasabi sa akin. Si kuya lang yan. Yan na nga kanina ko pang sinasabi sa sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit walang epekto. Balik na lang kaya ako sa Amerika, di ba? Sis, ano ka ba? Nandito na tayo. And like with everything else in this world, ang araw na to, lilipas din to. Tara. Kuya? Sophia, tawagan mo na yung mga pinsan mo. Bilisan mo. May idea na ako kung paano natin mahahanap si Gina. Ha? Paano? Tsaka ako na lang sasabihin kapag nandito na sila. Sige. Ate! Best friend! Oh. Di ba wala kayong pasok ngayon? Tara, laro na lang tayo sa labas. Kevin, kasi may importante akong gagawin eh. Pero kung gusto mo, maghintay ka na lang sa park. Tapos, pagdating namin, tsaka na lang tayo maglaro, okay? Sige. Pero, bilisan niyo, ah. Oo. Bye-bye. Yan na. Yan na. Bye, ate. Bye, best friend. Bye-bye. Kuya. Bart. Jessica. Hi, your brother is gracious enough to invite me here. Are you surprised? Yeah, very. let me introduce you to my one and only baby sister, Yanni. Oh, hey, Jessica, Jessica, Yanni. Nice to finally meet you, Yanni. Oh, hi, Yanni. Hi, Bart. Hi, Miranda. Yanni, naluto ko yung paborito mo pagkain. Manong pakilagyan na lang po doon. Salamat po. I miss you. How are you? I'm good. I'm okay. Come on. Take your seats. Oh, since nandito na yung guest of honor natin, let's get the celebration started. Bago lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo that I'm very happy to see my baby sister back. Cheers. To one big happy family. Cheers.
buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Informasyon tungkol kay Gina? Wala, ah. Wala, eh. Uy! May polis doon, ah! Ha? Pag-i-contact mo! Wala na po yung kaawa niyo. Okay lang po ba kayo? Asan na kaya ang babaeng ito? Accepting my offer. Masaya talaga ako na magkakasama tayo sa opisina. Akala ko hindi ka mapapa-under dyan kay Kuya. Talaga din, Kuya. Magpaikot eh. Gusto ko na kasi clarify kung saan ka nag-aaral. So, Kuya na. Ilaba ako yung check ka. Kuya, nasaan ka exactly? Nandito ako sa labas ng bahay ni Sofia. Gusto ko lang talaga malaman kung anong tinatago ng babaeng yun. Ano ka, Sofia? Former spy? Hindi po. Former scam artist ho ako. Kaya alam ko yung mga ganyan detalye.